kasunod ng pananalasa ng bagyong Aghon ay ang panawagan ng tulong para sa libu-libong residente. Sa Quezon, ilang bayan ang isinailalim na sa state of calamity. Tinutukan yan live ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise! Mel, hirap pa rin daw sa pagbangon ang ilang mga residenteng nasalanta ng bagyong Aghon dito sa lalawigan ng Quezon. Panawagan nila ngayon ang tulong mula sa gobyerno. Natuklap na mga bubong, tumagilid na bahay, nabagsakan ng puno at sandamakmak na putik mula sa ilog. Yan ang iniwang bakas ng bagyong Aghon sa ilang mga kabahayan sa Lucena City. Dito sa Barangay Cota, Lucena City, nasa mahigit 24,000 mga residente ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umapaw itong ilog ng Dumakaa kaya pumasok sa ilang kabahayan ng tubig na naging sanhi ng pagbaha dito sa Purok Matahimik Isla. Si Aling Linda, iniinda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Hiling niya ang tulong at ayuda para sa kanila. Hirap po talagang ayaw ko na halos mo. Gusto ko nang mamatay na hindi ko na maranasan ng paghihirap ng gagawin ko po yan. Ako po lahat gagawa niyan. Wala pong ibang tutulong sa akin. Malaking tulong naman po yung ibigay sa amin. Hindi ngayon po ang gusto ko pong mangyari. Madagdagan yung akin sa amin ng mga pang-toothbrush, saka po yung pang-dingding dito, saka po damit. At saka yung mga underwear po ganun, talagang hindi pa po kami nakakabihis. Makapal na putik naman ang tinatanggal ng asawa ni Marvina. Lahat ng kanilang gamit at damit, nalubog din sa baha. Graduation pa sana bukas ng anak nila, kaya pilit na nilabhan ang uniforme, ngunit nanlulumo sa sinapit ng pamilya. Ay, siyempre malungkot to. Hindi ko alam kung paano babang. Konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. May iraos lang, okay na po yun. Kahit kami po ay hindi po namin i-expect na ganito kataas po at gantong apektado ang nangyari po sa Barangay Cota. Kasi po, ngayon lang po uli na tumaas po ng ganito kataas. Kaninang umaga, namahagi rin ang GMA Kapuso Foundation ng food packs sa mga residente sa Barangay Cota. Kabilang na riyan sina Aling Linda at Marvina. Malaking tulong na raw ito para sa kanila na nawalan dahil sa malawakang pagbaha. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng Lucena City sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa state of calamity na ang Lucena City at ilan pang mga bayan sa 1st at 2nd District ng Quezon Province. Sa tala ng Quezon PDRRMO, na sa mahigit 3,600 na pamilya o katumbas, 1,000 na individual ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Sa Mauban, Quezon, muli namang bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Sa Sitio Baling-Balingan, sa Barangay Daungan, tumambad sa Nustim ang mga sirasirang bahay, mga bangkang winasak ng malalakas na alon at ang tambak ng basura mula sa dagat. Ang bahay ni Tatay Juan na gawa sa mga kahoy at yero kasama sa nasira. Hindi rin nakaligtas ang kanyang bangkang gamit sa pangingisda. Sana po ay matulungan ako para po makarecover uli, makanipuli ako, makasadya po lang ako ng bangkang pang sarili ko lang, sulo-sulo po ako sa bangka para po ako makapaghanap bahay ulit. Laking pasalamat naman ngayon ang barangay na naialis na sa Pampang at nadala na sa malalim na bahagi ng dagat ang sumadsad na barge sa kasagsagan ng bagyo noong Linggo. Buti na lang ay naisad ba namin yung aming bangka. Mel, tuloy-tuloy ang isinasagawang relief operations ng provincial government ng Quezon sa mga apektadong residente sa lalawigan. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.